Samantala, kaugnay pa rin po ng umano'y listahan ng mga artistang sangkot sa ilegal na droga, makakausap po natin si QCPD Director Senior Superintendent Guillermo Eliazar. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Sequaling season po ito. Magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating programa. Makiki-update lamang po kami, no? Dahil kahapon na-aresto po itong dating artistang si Sabrina M. Kabilang po ba siya sa listahan itong mga celebrity na sangkot umano sa droga, sir? Opo, bali kasama po siya sa ating minamanmanan noong mga nakaraang mga araw at linggo dahil na rin sa informasyon na natanggap natin. At ito nga, noong isang gabi, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-conduct ng bypass operation at sinagawa po natin ito sa kanyang sa may tandang Sora, kasama na rin yung dalawang kasamahan niya. Okay, kitang-kita ho kasi ngayon sa video, no, yung paggamit niya mismo nito pong illegal na droga. So, hindi ho talaga maitatanggi. Siya ho ba ay user lamang, pusher, o both? Ganun po, bali tama po kayo doon. Aside sa paggamit ng droga, naaktuhan din natin siya na nagbebenta ng shabu. At ito nga, yung ating operasyon ginawa ay para doon. And itong kaninang umaga, ina-inquest na po natin siya kasama yung dalawa niyang kasamahan and napail po natin kaso doon ay iba't iba pong mga provisions sa violation, yung mga violations po ng mga provisions sa RA 9165 at Nobel po yon. Puro po walang piyansa yung napail natin kaso sa kanya. Iko-confirm lang hindi namin, ano, kasi meron po kaming nabalitaan na may mga ikinenta rin daw na iba pang mga artistang parokyano niya umano ang dating artistang si Sabrina M. Actually, sa amin pong pag-iimbestiga, meron siya mga nabanggit na mga pangalan. At ito ay ating binabalidate at ating itong kinocompare din doon sa ating mga informasyon na kuha natin sa ibang mga sources upang magsagawa tayo ng, well, after validation, i-check po natin kung ito ay maging base natin para magsagawa ng appropriate case build-up operation for eventual police action doon sa mga sinasabi niya mga so, personalities. Dahil nabanggit nyo nga po na kasama si Ms. Sabrina M. doon sa nasa listahan, ano, 50 po ito, no? 50 ng mga artista o nasa showbiz industry. Siya ho ang una nating nagawan po nitong bypass operation o may mga, meron na rin ho bang iba pa? Gusto pong liwanagin na yung sinasabi ko pong listahan, yun po yung aming listahang pinutso gaya-gayan. Pero hindi ko po alam kung siya ay kasama doon po sa sinasabing 50 name doon po sa listahan na nabanggit. Hindi ko po alam kung kasama po siya, but just the same, sa amin lang po kasi whether nasa listahan o hindi, pag nagkaroon ko po kami ng informasyon and leads na nakita nating mayroong batihan, so kung hindi naman sila susuko, ay di magkakandak po kami ng appropriate police action. Opo, mabuti po nalinaw po natin yun, ano? At yung pagsasagawa ho ng Oplan Tukhang laban sa mga artista ho na gumagamit ng illegal na droga, ikakasanyo rin ho ba yan? And ano po yung klase ng Oplan Tukhang? Kasi may mga modified na klase ng Oplan Tukhang, di ba? Sir, sa mga villages, ano ho ba yung klase ng pagre-raid o bypass operation na gagawin man Oplan Tukhang sa mga artista? Actually po, yung Oplan Tukhang, basically, yan po yung lower barrel dun sa ating project, double barrel. Ang aming intention lang is hikayatin sila na sumurender voluntarily para hindi namin sila kakasuhan. So, actually, sa tuulang po, hindi naman kailangan pagkakatukoy natin sila. Ako po'y nananawagan sa kanila kagaya ng ginawa ko noong manakaraang mga araw na ano po ba naman ang pagkakaiba ng ating mga celebrities sa more than 700,000 na na sumuko o tumalima sa ating pakiusap. Sana po, mas maganda sana na meron sa kanila na magkusa upang magbigay ng magandang ehemplo sa kanilang kasamahan. Ito po ay siguradong i-welcome o bibigay ng magandang pagtanggap ng ating sambayanan. May mga nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo ng mga organisasyon po, ng mga artista para makipagtulungan? At nang sa gayon po, kasi syempre itong ho mga lumalabas, syempre, at nakikita po, idolo ho sila ng ilan mga kabataan din, ano? At may pangalang pinangangalagaan. So, paano ho ninyo mababalanse naman kung sakasakali na maprotektahan din ho yung kanila pong image as compared, syempre, doon sa, kung halimbawa, talagang kinakailangan kasuhan? Una-una po, sa aming pong level, hindi man po kami nagpapangalan sa mga taong aming sinutugay ka yan. Bagamat kami nananawagan na sana sila yung tumalima sa aming pakiusap. Pangalawa, ang aming pong, ang QCPD po in coordination with the Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council ay nagpaplano na po at actually nakipag-ugnayan na kami upang magsagawa ng consultative meeting with them
gusto po namin makausap muna sa kanila, yung kanilang mga namumuno, upang, maipakita namin yung ating kampanya at sila naman po yung kanilang concern para po magkatulungan. More than the Auckland Tukhang that we envision to do, yung pong more than sa pagkatok, ang gusto po namin dito, yung mas productive pang magiging epekto nito, yung kanilang pakipagtulungan at kung ano ang pwede nang gawin para makita ng buong sambayanan na hindi lamang po sa mga less fortunate part of our community. Opo, na sila mismo ay kusang tumutulong, just like the gated villages and subdivisions, just like the owners and management of mga clubs, sila rin po magbibigay ng magandang ehemplo dahil sila po ay talagang tinitingala naman ng ating sambayan, ng particular ng ating mga kabataan. Tsaka, sir, pagdating po sa usapin ng droga, talaga hong pare-pareho naman ang epekto niyan sa tao, hindi ho ba? No? Talagang may mga needs na kailangang ma-meet, no? Katulad syempre ng pagpaparehab and all that. And of course, speaking of yung atin po pinag-usapan itong war on drugs, no? May mga nagtatanong din syempre, sir, na habang abala daw ang PNP sa war on drugs nga, paano naman daw ba yung ibang mga krimen? Natututukan pa ba? Halimbawa ho, yung mga nakawan, issue po sa illegal gambling at iba pa. Gusto ko po iulat sa inyo na ito pong sa July and August, mula po naman ng kulan, ating mahal na Pangulo, nagkaroon po ng malaking reduction sa crime incidents natin. Hindi lang po yan sa Quezon City, kung hindi, nakita po natin yan sa buong Metro Manila at pati sa buong Pilipinas. Dahil alam naman po natin na karamitan po sa mga ating mga kaso, mga krimen, ay drug-related. Kung kaya't ito po, while we are in this intensified campaign against illegal drugs, hindi po natin napabayaan ang ating anti-criminality campaign at naipakita po yan sa pagbaba ng krimen sa buong Pilipinas. Alright, maraming salamat po sa inyo pong oras, sir. Salamat din po at magandang tanghali po sa ating lahat. Yan po naman si QCPD Director Senior Superintendent Guillermo Eliazar.